Hi guys! Welcome back to Rai Manalo Vlogs, Luto ni Rai Cooking Series. So if this is your first time to view my channel and you enjoyed watching my cooking videos, please click the subscribe button and notification bell para ma-update kayo sa mga future recipes na iluluto natin. So for this video guys, iluluto ko yung isa sa mga favorite Bicolano dish ko. So iluluto ko yung version ko ng Spicy Laing. Sorry guys kung ngayon lang ulit nasundan yung Luto ni Rice Cooking Series. So medyo busy sa work. So yun, eto na, start na natin iluto yung version ko ng Laing, Spicy Laing. So eto na yung mga ingredients. So, ito na guys yung mga ingredients na gagamitin natin. So, onion, garlic, luya, pulang sili. Ito guys, gagamit din tayo ng bagoong alamang, salt and pepper, cooking oil, and 3 packs ng dried taro leaves or yung dahon ng gabi. So, ito naman yung pork belly. So, pinakuluan ko na siya. So, malambot na siya, guys. And yung lastly, yung important ingredients natin is yung gata. So, 2 liters siya na gata. So, yan. Namuo siya kasi nilagay ko siya sa rep para hindi siya masira. So, yan. Start na natin. So, unahin natin yung garlic. So, next natin si sibuyas. So yan guys, so yung color niya is ano na, translucent na. So sunod na natin si luya. Mas prefer ko yung ganitong hiwa ng luya guys, para at least hindi siya ganun kalaki. So kahit makagat mo siya, okay lang. Ayan. So, lagay na natin to guys. Itong pork belly. So, 1 kilo siya. So, pinalambot ko na siya kanina guys. Usually, ang ginagawa ko guys, after ko siya magisa with alamang, so nagtitira ako ng ano, konting portion para pag nilagay ko yung taro leaves, hindi lang siya nakastay dito sa ilalim, hindi siya madudurog. So, nagtitira ako ng konting portion, then pagluto na yung gabi, so tsaka ko siya ihahalo. Para at least hindi siya durog. And may makakagat pa rin konting ano, pork. So next naman guys is lalagyan natin yung bagoong alamang. Ayan.
Pag naglagay kayo ng alamang, guys, so alalay lang din sa ano, paglalagay ng asin pa kasi medyo maalat na tong alamang. So, yun, tikman nyo kapag ano na, okay na yung alat. Kapag hindi pa kayo satisfied din sa alat, doon na lang kayo magdagdag ng ano, asin. So, nag-set aside na ako, guys, nung pork para ilalagay ko later on. And lalagay ko na tong pinaglagaan ng pork kanina. Ayan. So ito na, guys, kumukulo na siya. So ito na yung ginamit kong ano, yung pinaglagaan ng pork kanina para dito ko na palalambutin yung gabi leaves. Pero dadagdagan ko siya ng lalagyan ko siya ng gata. So, lalagay ko na rin, guys, yung ano, sili para sumabay na siya sa ano, pagkulo. And lagay ko na din yung pork cubes. Yan. So pag kumulo na ulit siya, so pwede na ilagay yung dahon ng gabi. So kumulo na siya, guys, pwede ko nang ilagay yung taro leaves o yung dahon ng gabi. So sa paglalagay nito, guys, medyo alalay lang. And yung gaya ng sinasabi nila na pag ilalagay na yung gabi is huwag siyang hahaluin kasi may tendency na kumati yung ano, yung laing nyo pagkakainin na. So this is ano, 3 packs of dried gabi leaves. So tamang-tama lang to. Actually super dami na nito pag naluto siya. So ang ginagawa ko, guys, is ano, hindi ko nilalahat ilagay yung gata. So pag ganitong nailagay ko na yung dahon ng gabi, so mag lalagyan ko siya ng gata sa ibabaw para meron din siyang gata sa ibabaw. Yan. Pag ganyan, guys, pwede niyo siyang takpan and hintayin niyo lang na ano, lumambot yung gabi leaves. So, takpan muna natin. So, check na natin, guys, kung malambot na yung gabi leaves.
medyo malambot na siya. Lulubog lang natin siya para ma-absorb niya yung gata. So, mag-a-add ulit ako ng gata sa ibabaw. Para at least yung mga dahon sa taas, sa ibabaw, sa upper portion is may gata pa rin siya. Hanggang sa lumambot. So, yan guys, di ko pa rin hinahalo. Hinahayaan ko lang siya. So, takpan ulit natin. Yan guys, so, i-check ulit natin siya. Ayan, medyo na-absorb na nung gabi yung gata. And meron pa rin tayong remaining na gata guys. So, ibubuhos ko na rin siya. So, last buhos na to ng gata. Ayan. So, hindi ko pa rin siya haluin guys. So, hihintayin ko ulit na ma-absorb nung gabi yung gata. And, yun, matuyo siya. Then, after that, tsaka ako siya haluin. So, yun, covered ulit natin siya. So, ito na guys. Check na ulit natin. So, yan. Malambot na yung gabi. So, nasa sa inyo guys kung gusto nyo pang patuyuin yung gata. So, ako patutuyuin ko pa yung gata. And medyo hindi pa kasi ako satisfied dun sa anghang. Kaya, dadagdagan ko pa siya ng sili. So, ayan, may buo-buo siya for ano, garnishing. And lagay ko na rin yung ano, sinet aside ko kanina na pork. Yan. And then, pwede tayo maglagay ng ano, konting asin. Pepper. Ayan. So after nito guys, pwede na natin siyang haluin. Ayan, super lambot na nung ano, gabi. So, diba, tatlong packs pero punong-puno na agad yung ano. Punong-puno pa rin yung tutuan natin. Medyo i-reduce ko pa ng konti yung gata niya. So, hayaan ko muna siya dyan na kumulo. Sa low heat lang guys para hindi siya masunog. So, cover ulit natin. Balikan ulit natin mamaya. So, i-check na natin guys. So, yan na. Natuyo na yung gata niya. And nga pala guys, niligyan ko na rin siya ng magic sarap. Hindi ko na lang napakita. Pero optional naman yun. So, nasa sa inyo kung gusto nyo pa siyang lagyan ng magic sarap. So, ayan na. Yung aking
version ng spicy laing. And that's it guys. So sana nagustuhan nyo yung version ka ng spicy laing. Watch out din dun sa mga coming recipes na iluluto ko sa future Luto ni Rai CV. So sana mag-subscribe kayo sa channel ko, Rai Manalo Vlogs. And again, pakiclick po yung notification bell para ma-notify kayo dun sa mga future cooking series uploads ko. So, yun lang. Bye-bye! Ito na guys, yung laing. Kumain ka na!